Hello, magandang araw sa inyo lahat. My name is Benji Palaron Jr., your trusted licensed real estate broker and entrepreneur. Ang topic natin for today, yung factors of a good business. Ito yung list na makakatulong kayo kung nag-uumpisa kayo sa isang negosyo. Bago ibigay ko sa inyo yung mga list na ito, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa akin channel, i-click ang bell button para magkaroon kayo ng update sa aking mga video. So guys, manood at matuto. So ngayon, nag-uumpisa kayo magnegosyo or nangangarap kayo magnegosyo. So, I'll give you some tips or guides para sa pag-uumpisa ng negosyo. But I will not sure na kayo ay maging successful agad. Ang journey sa pagninegosyo ay may ups and downs. Remember, may ups and downs to at dito kayo matututo or ma-harness yung skills nyo. Ito yung mga sumusunod na factors ng isang good na negosyo. Una, dapat less cost ka. So, kung nag-uumpisa ka sa negosyo, dapat minimize yung gastos mo sa iyong negosyo. Kung ikaw ay nag-uumpisa at mataas na ang cost mo, malaking chance ang malulugi ka sa isang negosyo. Or kung ikaw nag-uumpisa as a salesman, tapos wala ka pang benta, tapos marami ka ng gastos, hindi mo nababawi ito sa pagbebenta mo, maaaring maging broke ka or lugi ka sa iyong pag-uumpisa sa isang negosyo. So you have to check your finances. Remember that, less cost. Number two ay big profits. So, yung una, less cost. So, ngayon, susunod, big profit. Sa pagkikita, dapat skillful ka na sa yung negosyo, sa craft mo. Kagaya ko, I'm a real estate broker. So, I'm selling property. Plus, I have a service for documentation. So, na master ko tong craft to through years of experience. So, maraming rejections, maraming pagkakamali, at doon ako natuto. So now, I'm creating profit to my business. Sa wife ko naman, kagaya ng wife ko, magaling rin magbenta to ng health products. So, natututo siya doon sa mga pagkakamali niya dati. So, we create big profit. So, you have to harness your skills to create bigger profits. So, maganda yon. So, pag ninegosyo kasi, wala kasing classroom type. Experience type. Ano yung mga pagkakamali mo, doon ka natututo. Doon maganda ang negosyo. But remember, hindi pera ang hinahabol mo sa negosyo. Yung passion mo, yun ang importante kung mag-negosyo ka. Yung passion mo, yung hilig mo sa negosyo. At pangalawa na yung gusto mong makamit, yung pangarap mo, like yung financial freedom, at saka yung gusto mo ng better life sa pamilya mo. So, guys, create your own passion or get your own passion. Do it like a business and to create more big profits. Pangatlo, lahat ng negosyo dapat may magandang sistema o system. Mapa-real estate ka, insurance or networking, dapat meron kang sistema. Kasi kung wala kang sistema, magiging chaotic or magkulo ang iyong negosyo. At ito ang one of the most dangerous na sa isang negosyo at nalulugi ito kung wala kang sistema or you lost customers saka sales. So remember guys, create a good system sa iyong negosyo. Kung hindi naman kayo magaling na gumawa ng system, you can pattern out sa mga successful na negosyo or successful mentors. So maganda kasi kung may mentor ka, dun nakaka-duplicate ka or magagaya mo yung sistema nila at pwede mong i-improve sa iyong negosyo. And number four is duplication. Okay, it's not a secret anymore guys. Ang duplication ay everywhere na ngayon. Sabihin ko na sa inyo, ano yung mga negosyo to? McDonald's. Diba? May good system sila. Diba? Nituduplicate siya through franchising.
7-Eleven, Jollibee, SM. So, they duplicate. Kung na-master mo ang pagdinegosyo kasi, you can duplicate your own business to other people or sa area na gusto mong puntahan. So, yun ang maganda kung may duplication system ka. So, kagaya ko as a real estate broker, I can train a salesperson to duplicate my sales to him. So, nagkakaroon na tinatawag na leverage na tinatawag. Yan yung sinasabi ng sikreto. But not a secret anymore. Ginagawa na ito ng most of the entrepreneurs. Nagkakaroon sila ng leverage sa negosyo nila. So, nagkakaroon sila ng tinatawag na time freedom na sinasabi nila. So, you create more people or trade ka sa ng ibang tao to make them successful at matulungan mo sila maging successful and tutulungan ka rin maging successful. I hope may natutunan kayo sa video na ito. Please like and share and subscribe sa aking channel. Kung meron naman kayong tanong, please comment below and we will answer it. Kung meron naman kayong topic na gusto nyong i-video ko, comment below and I will work on that. So, have a great day and see you in the next video. Thank you so much for watching. See you again on my next video.